guys, welcome back to my channel. I'm here again for another video. In this video naman guys, ang ating pag-usapan ay yung ating mga pound cakes. Ayan, yung bago ni Bathandbodyworks, si Ice Lemon Pound Cake, Sweet Petal Pound Cake, at saka si Strawberry Pound Cake. Ayan, hindi ko na binili guys yung bagong packaging ni Strawberry Pound Cake dahil meron ako nito and then meron din ako ng travel size. Yeah, so if you want to know kung ano yung thoughts ko about dito sa mga pound cake scents ni Bathandbodyworks, please keep on watching. Pag guys, napapanood yung previous video ko in which nirank ko yung mga bagong gingham, yung gingham fresh, gingham love, gingham vibrant, gingham gorgeous. So please watch it if you want to know kung ano yung ranking ko ng lahat ng mga gingham. And then yeah, for this video, yan, start na natin guys yung review natin ng mga bago nila. So syempre start mo natin dito kay Strawberry Pound Cake, in which syempre classic na to, di ba? Sobrang favorite to ng maraming tao because if you are into gourmand scents, you can never go wrong with Strawberry Pound Cake. May fresh strawberries na may creamy, may parang strawberry cake talaga. Like yung literal na amoy strawberry cake. Ang notes niya, kasi ito yung luma pa, so wala akong notes niya. So kunin ko yung notes nito sa shower gel. Ay fresh strawberries, golden shortcake, whipped cream. And yeah, sobrang bango guys. Very creamy, cakey, strawberry. This is your ultimate fruity gourmand scent guys. Like, kung mahilig talaga kayo sa mga cakey scent, this is the way to go guys. Si Strawberry Pound Cake. Ayan. And then start natin guys yung mga bagong scents na pound cake ni Bathandbodyworks. So start natin dito kay Sweet Petal Pound Cake. Sobrang ganda guys ng packaging. Oh. Wow, yan. Sobrang pagmahilig yan sa mga pink packaging. Ayan, nakakabudol agad packaging pa lang, guys. So, ang kanyang notes ay candied rose, raspberry swirl, frosted burnt, soft burnt, frosted bundt cake. Like a classic pound cake, delicately blended with fresh ingredients, it's the perfect sweet treat. Ayan, guys. Ito, spray lit natin, ha? Yung kanyang opening, guys, is very floral. Like, wala pa din ang likod ko. Okay, so, ang opening ni Sweet Petal Pound Cake. For some reason, guys, mahirap ako sabihin yung pangalan nito. So, yung opening niya is very floral. Amoy rose. Amoy candied rose. Parang, super tamis na rose, ganun. It's more of like candied rose kesa pound cake yung naamoy ko sa kanya. Not much on the raspberry swirl. Siguro yung parang mas nagpapatamis pa dun sa parang rose scent niya is yung raspberry swirl. Yung cake part, di ba? Syempre, Sweet Petal Pound Cake, di ba? Frosted bundt cake. Hindi masyadong prominent as compared dito kay Strawberry Pound Cake. Kasi pag inamoy mo talaga sa Strawberry Pound Cake is amoy bakery gourmand scent talaga. But this one is more unlike floral, slightly gourmand scent lang siya. Though meron naman nung parang cakey scent sa kanya, pero hindi masyado. More on yun niya, candied rose. If I were to compare it dito kay Whipped Rose Latte, na ang kanyang notes ay crushed rose petals, cocoa flower, whipped foam, cozy up and embrace the comfort of spending time at home. Ito kasi is more gourmand na scent kesa dito. Mas warmer yung scent nito, mas cozy to kesa dito. So I like this one better kesa dito. Pero kasi nung ni-release to ni Bathandbodyworks is towards, you know, spring season na. Hindi naman nila ni-release to ng fall and winter season. Which only makes sense na amoy floral siya. Na hindi siya gandong ka like warm gourmand bakery scent. Kaya lang kasi if mahilig talaga kayo sa gourmand scent and then medyo nag-expect tayo na more
Bakery Gourmand Scents siya, is medyo madidisappoint tayo kasi nga hindi siya ganun kaamoy cake. But if you have yung let's say ito si wrapped in vanilla in which amoy yun nga amoy cake, amoy cupcake, amoy gourmand, eh, pwede nyo naman siyang ipag i-layer dito para mas mangamoy gourmand to, 'di ba? So yun na lang siguro, pero maganda siyang gamitin sa spring season. Kasi nga amoy rose siya, pero hindi naman siya like straight up amoy bulaklak lang, guys, ha. We can still smell yung parang siguro instead of cake, siguro ginawa na lang nilang parang like vanilla. Kasi parang medyo may pagka vanilla-y scent siya. But I can still say na maganda naman yung amoy na to, guys. Hindi naman siya like offending or mabaho or anything. Hindi siya ganun, guys. Still mabango siya. Hindi nga lang siya, you know, katulad nung na-expect natin na mga ngamoy pound cake siya. Yan. Pero creamy naman siya, especially pagka nag-dry down na. I can say na nagiging creamy, candied, rose, slightly gourmand na siya. Okay naman. I will still wear it. Yun nga lang, guys. In terms of longevity, I can say na medyo weak siya. Kasi ginamit ko siya before, kailan ba? Bago ako matulog, and then paggising ko is like totally wala na akong maamoy. Hindi katulad ng mga ibang scents ni Bathandbodyworks. Kadalasan, pagkagising ko is naamoy ko pa rin yung in-spray kong body mist. But this one, hindi ko na talaga maamoy. Yan. So, yan yung review ko dito kay Sweet Petal Pumpkin. And the next na, syempre, yung highly, highly anticipated na sobrang sikat, the Iced Lemon Pound Cake. Yan, especially if you're into gourmand scents. When I say it is delicious, guys, sobrang bango nito, guys. Sobrang sarap ng amoy. So, this is it. Bathandbodyworks did their thing here kay Iced Lemon Pound Cake. Sugary glazed icing, pure lemon zest, fluffy pound cake. So, same lang din nung description, like a classic pound cake, delicately blended with fresh ingredients. It's the perfect sweet treat. Ito talaga, guys, yung literal na amoy lemon cake. Yun, Iced Lemon Pound Cake talaga, guys, yung amoy niya. Like, nung ginamit ko to, ayan, ang dami ko na kagad nabawa sa kanya. I just keep spraying kasi nga sobrang gustong-gusto ko yung amoy niya. This one is backup worthy. Kung napapansin niyo, guys, is hindi ako mahilig bumili ng mga backup. Only, kunyari meron ako nung travel size. Kung nagustuhan ko talaga siya, bumibili ako nung full size. Pero hindi ako mahilig bumili, guys, ng mga backup. Pero ito, parang gusto kong bumili ng backup kasi baka hindi na nila ibalik or, you know. Kasi sobrang gusto ko talaga yung amoy niya, guys. And then, dahil nga iced lemon siya, so may pagka-zesty lemon siya, especially sa opening niya, yes, okay pa rin siyang gamitin kahit na hindi fall and winter. Kasi usually, di ba yung mga gourmand cakey scents ni Bathandbodyworks, parang mas type natin gamitin siya sa mga colder weather, di ba? But this one, I can say is, pwede pa rin siyang gamitin kahit medyo warm yung weather. Especially yung mga windy spring season. Perfect pa rin siya, guys, kasi hindi siya ganong ka warm, hindi siya ganong ka, alam mo yun, parang maglalagkit type of bakery scent siya, guys. Hindi. Sobrang bango. Oh my gosh, guys. This is one of my favorite na gourmand scents ni Bathandbodyworks. And yes, amoy talaga siyang yung mga lemon cake na parang may glaze, na parang white sa ibabaw. Oh my gosh, and then amoy talaga siyang cake, guys. Like, literal ko nakamoy na kayo ng lemon cake. That is exactly how this one smells like. And then kung napapanood niyo yung mga iba pang nagre-review na may mga perfume din, like yung Lyra,
is maganda daw tong i-layer dun sa Lirana perfume, in which hindi ko afford. I mean, like, kaya ko naman siyang bilhin dahil dito naman sa States is, I mean, posible naman lahat na bilhin kahit na hindi ka naman, kahit na yung trabaho mo is like executive or manager or anything, kaya mo pa rin bumili ng mga ganon. Kung na ma-justify yung mga $200-$300 worth na mga pabango, dahil, I mean, okay lang naman ako sa mga ganito, especially kung saan ako nakatira is sobrang init din naman. Mas type ko talaga gumamit ng body mist kaysa sa mga perfume most of the time. Mas gusto kong gumamit ng perfume, guys, kapag winter and fall. Pero pag ganitong mga summer and in which mas madaming days na mainit dito sa state na to, is mas gusto ko talaga gumamit ng mga body mist kasi mas magaan silang gamitin. Kahit dyan sa Philippines, diba, parang mas magaan gamitin yung mga body mist. Mas, kumbaga, mas refreshing pa din. Hindi pa rin ganun ka-heavy. That's why, yun. So, back to Ice Lemon Pound Cake. Sobra talagang dal-dal ko. So, this one is a must-have, guys. Kung mahilig talaga kayo sa mga Gourmand Scents. And if you like lemon scents. Ako, guys, gusto ko din yung mga lemon scents. Kasi nga, very refreshing siya. Uplifting yung amoy ng mga citrusy. But this one is not like super citrus. Talagang maamoy natin yung pagkakiki talaga sa kanya, guys. And yeah, I love this one so much. So, kung mahilig talaga kayo sa mga cakey gourmand scent, I would recommend itong dalawa na to. Si Ice Lemon Pound Cake tsaka si Strawberry Pound Cake. Now, if you are into like lighter kind of gourmand floral scent, I would recommend si Sweet Petal Pound Cake. Guys, so yeah, sana nagustuhan nyo, guys, yung ating review for today. Kung may link kayo sa mga Gourmand Scents, please like and comment or anything na gusto nyo sabihin. And if balak nyo bang bumili ng mga scents na to, guys, okay? So yeah, thank you very much, guys, for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you, God bless, stay safe. Bye, guys, see you again in my next video.